Sa atin pong minamahal na Cura Paroko, Father Bergs Ramos, at gayon din naman po sa punong bayan natin dito po sa Santa Maria, Mayor Oming Ramos at Konsehal Mac Clemente, sa atin pong sangguniang pastoral, ang atin pong kapangulo ni si Attorney Manny Gaite, at ang atin pong mga hermano mayor na si Engineer Richard Ramos, at ang kanyang katuwang na si Engineer Michael Angeles. At sa inyo po lahat ng buong pamayanang ito ng ating pong parokya dito po sa bundok ng Del Carmen, kami po ay nakikiisa sa inyo pong pagpipista sa taong pong ito. Mga minamahal, bagamat hindi po ako karapat-dapat na naririto bilang tagapanguna po ninyo ng Misa Mayor, ako po ay nagpapasalamat na ako po ay naging bahagi ng inyo pong pagdiriwang sa taong pong ito. Ito po ang pagdiriwang ng inyong pong kapistahan, ng inyong pintakasi, ang mahal na birhen ng bundok ng Carmelo. At sa ating pong pagdiriwang na ito, nasa loob pa rin po tayo ng 15 linggo sa karaniwang panahon. Pinipili at inaakma po natin ang Ebanghelyo sa linggong ito upang maiugnay po natin ang salita ng Diyos sa inyong pong kapistahan. Ngunit ang Ebanghelyong ipinahayag at ang Ebanghelyo para sa karaniwang panahon ay nasa tagpo ng pangangaral ni Jesus. Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ang tugon ng ating Panginoong Hesukristo, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama ay siya kong ina at mga kapatid. Hindi po ito kawalang galang sa ating mahal na Birheng Maria, sapagkat sa salitang Hebreo ay wala pong salitang pag-aantas ng relasyon, iisa lamang ang anak ni Maria, ang ating Panginoong Hesukristo. Kundi po ang pag-aanyaya sa maraming nakasaksi sa kanyang pangangaral, bago po ang pagpunta ng kanyang ina at tinatawag ng mga kapatid sa kanya, ay ang tagpo po kay Mateo ng kanyang pangangaral, pagpapalayas ng masasamang espiritu at pagpapagaling sa mga may sakit. At pagkatapos po ng kanya pong ministeryo, si Jesus ay nagsimulang magsalita. Kaya po ang pagbibigay diin ng ating Panginoon ay ang pagbibigay diin sa kahalagahan na ginampanan ng mahal na inang Maria. At ano po ito? Siya po ang unang alagad na nakinig at sumunod sa salita ng Diyos. Kaya ang sinasabi ni Jesus, ang sino mang sumusunod sa kalooban ko ay siya kong ina at mga kapatid. At ito po ang ginawa ng ating mahal na ina, kahit na po siya ay binigyang papuri ng Anghel Gabriel, ng kanyang pinsang sa Elizabeth, bukod kang pinagpala sa babaing lahat. Ngunit ang mahal na inang Maria, ang sinabi niya, matupad nawa sa akin ayon sa sinabi mo, fiat. Kaya po ang mahal na ina, ang unang nakinig at sumunod sa ating Panginoon, at ito po ay napatunayan natin sa tagpo at yugto ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa paanan ng krus at hanggang isugo po ang Espiritu Santo, naroroon ang mahal na ina. At kung iuugnay po natin ito sa Ebanghelyo sa linggong ito, sinasabi, ang mga naihasik sa matabang lupa ay ang nakikinig sa salita at nauunawaan ito. Kaya naman ito ay namumunga ng 100, 60 at 30. Sa Ebanghelyo sa linggong ito, naroon si Jesus sa bangka sapagkat napakaraming tao. Kaya po si Jesus ay sumakay sa isang bangka. Kung titingnan po ninyo, wala pong scientific explanation pa noong unang panahon, kahit alam ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng bagay. Sumakay siya sa bangka dahil napakaraming tao, magtuturo po siya. Kailangan po niyang siya ay marinig ng mga tao. Sumakay siya sa bangka sapagkat kahit na po sa paliwanag ng agham, sound travels faster on waters. Naglalakbay ang tinig
na mas mabilis sa tubig. Kaya po, rinig na rinig siya na mga taong sa kanya po ay humahanap at nakikinig. Kaya ang Panginoon ay gumamit po ngayon ng talinghaga. At ang talinghagang ito, ang mga hasik, na siya po ay nagasik ng mga binhi, ngunit nahulog sa iba't ibang klase ng lupa. Ngunit sa huli, ang pinakamainam na lupa ay nagbunga ng marami. Mga minamahal, ito po ang pag-uugnay natin sa sinasabi ng ating Panginoon na ang lahat na nakikinig at sumusunod sa kanyang salita ay siyang kanyang ina at mga kapatid. Sa inyo pong pagpipista sa taon pong ito at sa inyo pong panay-panay na pagdedebusyon sa mahal na Birhen ng Carmelo, hayaan po ninyong balingan natin ang isang banal na namuhay ayon sa espiritualidad ng mga Carmelita. At alam ko po, alam ito ng mga Third Order Carmelites na naririto ngayon. Ang pangalan po niya ay Santa Teresa ng Avila. Bagamat napakatagal na po ng kanyang isinulat na aklat sa kanyang pagninilay na pinamagatang Interior Castle, binabanggit na mayroong 7 bahagdan patungo sa kaloob-looban ng palasyo. Kita po ninyo ang konteksto ni Santa Teresa ng Avila sapagkat doon po sa Espanya ay napakaraming kastilyo. Kaya ito po ang ginamit na pagsasalarawan. Katulad ng ating Panginoon, kumuha siya ng paglalarawan, parable, talinghaga sa kalikasan. Parables are drawing forth of example from our nature to explain the mystery of the kingdom of God. At ganun din naman po si Santa Teresa ng Avila. Ang Interior Castle daw po, ang unang 3 ay panahanan. Sa mga nagmimiting manalangin na kahit kung minsan ay may pag-aalinlangan. Ito po ang atin pong pagmimithi sa atin pong pagdarasal. Sapagkat alam natin sa karanasan natin bilang mga tao, alam natin kahit mayroon po tayo, mayroong higit na kapangyarihan at mayroon po tayong higit na pangangailangan na ibinibigay mula sa mundong ito. Kaya po kung minsan kahit nakakalimot po tayong magdasal, alam po ng pusong ito, hindi po tayo makukontento hanggat hindi ang higit na kapangyarihan at biyayang ito ay nasa sa atin. At ito po ang pangangailangan natin sa pananalangin. Kaya lamang po, kung minsan ang pananalangin natin ay nauwi na lamang po doon sa mga bagay na kinakailangan nating material. Kung minsan, itinutugma po natin ang ating pananalangin kung tayo po yung tinatawag natin, bless na bless ako ni Lord. Yun lamang po ba yun? Sa ating pananalangin, ibinigay sa atin yung ating hinihingi. Pero kahit na may po mayroong material na bagay, alam ng pusong ito, kapos pa rin po tayo at salat sa tunay na kaligayahan. Kaya po ang huling 4 na bahagdan ay ang pagkilos ng Diyos upang ang pusong nananalangin ay kanya pong dalhin doon sa kaloob-looban ng palasyo. And the Interior Castle, the last stage, is the intimacy with the Lord. Na tayo po ay makaniig ng Diyos, na siya po ang ating matagpuan sa lahat ng ating ipinagdarasal, ang Diyos ang pinakamahalaga. Kaya kapag nakapasok tayo sa kaloob-looban, matatagpuan po natin ng Diyos na siya po nating ganap na kapayapaan at kaligayahan. Ang kaloob-loobang kastilyong ito ay ang Diyos sa kanyang awa at sa kanyang pag-ibig upang himukin tayo bilang mga tao na mamunga at mamuhay sa pagmamahalan at katarungan. Sa loob din po ng mahabang panahon ng inyong pagpipista, matagal na po ang inyong parokya, naniniwala po tayong ang inyo pong panalangin at debosyon ay dinirinig ng Diyos.
nung kami po ay bata po pong pari, isang kwento po rito ang hindi ko malilimutan. Isa raw pong mag-ermano na humihingi po ng biyaya po ng anak. Pero pagkatapos na siya po ay mag-ermano, ipinagkaloob po sa kanila ang anak. Katulad din po ng napakaraming pagdidebosyon, alam po natin, ang Diyos ay humahanap ng pagkakataon upang ibigay ang lahat ng ating hinihiling. Ngunit sa kabila rin po ng mayat-mayang pagkukulang at ng ating pagkakasala, ang Diyos ay hindi nagsasawang ang butil na nahasik at natanim sa ating puso ay mabuhay at mamunga. Tingnan po ninyo, sa panalangin ng mahal na ina ng Carmelo, mulat sa puldin, ang paanyaya na tagpuin natin ng Diyos, katulad po ng inyo pong hinahawakan ng mga salita ni Propeta Elias doon sa aklat ng mga hari. Kaya po ang mga may suot ng inyo pong mga eskapularyo, ang nakalagay po dyan ay Zelo Silatus Sum Pro Domino Deo Exercituum. With zeal I have been zealous for the Lord God of hosts. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Kaya tayo po ay tapat doon sa sinasabi ng ating Panginoon sa ating pagninilay. Ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking kalooban ay siya kong ina at mga kapatid. Kaya po ang pagdiriwang na ito, lahat po tayo itinuturo kahit na po ng mahal na ina na matagpuan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, ang lahat ng atin pong paghihirap sa bawat sandali, pagkatapos po ng pistang ito at kahit na po ng misang ito, babalik po tayo sa realidad ng buhay, mayroon po tayong papasanin. At kung wala po tayong pinapasan pang ganoon kabigat, ang mga kagalakan po ninyo, lagi po ninyong matagpuan kung paano po tayo sinasamahan ng Diyos. Ano po ang mga hamon, mga minamahal? Mapayabong at mapamunga ang binhi ng pananampalataya sa ating buhay. Tingnan din po ninyo, sa paghango ng mga halimbawa ng ating Panginoon sa kalikasan, binhi po ang ginamit niya. Hindi po sa pananalangin natin ay ibibigay po kaagad-agad. Napakahirap po magdasal, lalong-lalo na yung ipinagdarasal natin, hindi po yon ang ibinibigay sa atin. Katulad po ng mga binhi. Ang binhi po kapag isinaboy, siya po ay kailangang mabiyak. Bakit? Para po siya mag-uhay. Minsan po, kailangan din po nating mabiyak at masira upang magkaroon ng bagong pag-asa ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Maaaring may pinagdaanan o pinagdaraanan tayo, pero sa pananalangin, ang Diyos bibiyakin niya tayo upang mamunga po tayo ng marami. Huwag po ninyong ituturing na ang lahat ng inyo pong paghihirap at pagsubok ay bilang kaparusahan ng Diyos. Ang lahat ng ito kahit mabibigat ay isang pag-asa ng isang buhay at pamumunga ng marami. Kaya huwag na huwag po kayong magsasawa sa inyo pong pagdarasal. At kahit na po ang pagsusuot ng eskapularyo, titingnan po ninyo sa iba't ibang antas ng ating lipunan, ang mga tao po, makikita ninyong nagsusuot ng mga eskapularyo. Di po ba? Kahit po yung mga manginginom na nakahubad, nakasuot ng eskapularyo. Ano po ang kanilang tingin? Para ingatan ako ng Diyos, swertihin nako. Pero totoo po ba yon? Hindi po totoo yon. Kasi kahit maglagay po tayo ng 100 eskapularyo sa atin pong mga balikat, hindi po makapagliligtas yon. Pero ito naman po, kahit na ganun po, kababaw din, ang mga taong ito, hindi po natin dapat ipagwalang bahala
ang kanila pong maliit na pananampalatayang ito. Tandaan ninyo, kahit na po ang binhi, maliit. Kahit na po ang marami, hindi naiintindihan. Ngunit ito po ay binhi ng pagpapaliwanag ng pagsama sa atin ng Diyos, anuman at saan man po tayo naroroon. Kaya po ang debosyon sa mahal na ina, kahit sino pa po sa atin, maliit man, malaki man, mababaw man o lumalalim, ito po ang paanyaya na tayo po ay malapit sa ating Panginoong Hesukristo, na kung minsan, kahit na po yung tao na nagsusuot ng eskapularyo, kahit mababaw, di po ba, sa sandali ng kanyang pag-iisa at pananahimik, pwede pong hinawakan niya yung kanyang eskapularyo at inalalan niya ang Diyos. At wala na pong katumbas ang panalangin ito ng isang pusong nagsusumamo, Panginoon, tulungan niyo po ako. Kaya po, sa inyo pong pagpipista at sa araw-araw, lumalim po kayo sa inyong pananalangin. Kahit po kung minsan o madalas man, ay naaantala ang pagtugon ng Panginoon, katulad sa karanasan ni Propeta Elias. Ang sabi pa niya, Panginoon, mabuti na lang, mabuti pang mamatay na ako, hirap na ako. Pero ang Diyos naroroon at ang sinabi ng Diyos sa kanya, sa banayad na hangin, naroroon ang Diyos. Kaya po sa katahimikan, huwag po tayong magsasawa na lumapit at harapin natin ang ating sarili sa pananalangin sa harapan ng Diyos. Wala siya, wala tayong magagawa. Mamuhay tayo sa pagmamahalan at paggawa ng katarungan. At ito po ang paanyaya kapag natagpuan natin doon po sa kaloob-looban ng palasyo na sinasabi ni Santa Teresa ng Avila, we will find God and God will be inviting us to live in charity and in justice. Kaya po sa ating pananalangin, kung tayo po ay tunay na nagdarasal, nagbabago po tayo at isang tanda po nito, kung tayo po ay nagiging mapagmalasakit sa isa't isa at nagiging tapat ang atin pong ugnayan. Hindi pwedeng sabihin natin nagdarasal ako, pero mali po ang ugnayan ko sa ibang tao at gayon din naman sa sinasabi natin ngayon na pagkuha ni Jesus ng mga halimbawa sa kalikasan at sa Santa Teresa Avila sa kanya pong kalalagayan. Mga minamahal kong mga tagapulong buhangin, maganda po ang pangalan po ninyo, Mount Carmel. Kaya ito pong Mount Carmel na ito, siguro po doon din po ibinilang ang pangalan na kilala doon po sa Quezon City. Dati po, kapag may bus, ang nakalagay po sa karatula ng bus, ano po? Garden. Di po ba? Diyan po yung garden. Ibig po sabihin ng Carmel ay vineyard, orchard, or garden, hardin. Kaya po sa tuwi-tuwi na, kayo po ay inaanyayahan, halimbawa na, purihin natin ng Diyos sa atin pong ginagalawang kalikasan. Pulong buhangin po kayo kung bansagan, pero ang lugar na ito ay punong-puno ng pagkakataon upang pasalamatan at makita natin ng Diyos sa ating kalikasan. Kaya po, kung tunay po kayong mapagmahal, sana po maingat po tayo sa ating ginagalawang kalikasan. Kung papaano naaaklat ng mga salmo ay humahango din upang papurihan ng Diyos sa mga nakikitang bagay, katulad ng mga puno na sila'y nagsisitaas upang sila'y manalangin sa iyo. Sapagkat ang mga puno, lalo na sa kagubatan, ay nagmamadali na sila po ay tumaas upang sila po ay masilayan ng araw. Kaya yan po ang kwento kung bakit may canopy. Mayroon pong silungan ang mga kabundukan sapagkat ang mga puno nais maliwanagan ng araw. Di po ba sabi ng ating Panginoon, ako ang liwanag ng sanlibutan. Kaya dyan po tayo humahango. At gayon din naman po, noong mga nakaraang linggo, namomroblema po tayo sa tubig dahil kokonti po ang tubig ng Angat Dam.
Pinagdasal po natin at salamat naman po sa Diyos, ilang araw pong umuulan. Pero hindi po sapat ang ilang araw na ito ng pag-ulan sapagkat kapos po ang tubig sa dam. Pero ganun pa man po, sana makita po ninyo na ang tubig po ay napakahalaga. Kaya kung tayo po ay nagdarasal, ang pagdarasal natin pag natagpuan si Kristo, tayo po ay magiging tama sa pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa at sa ginagalawan nating kalikasan. Sana po maging makatarungan din po tayo sa tubig. Walang tubig, walang buhay. Ang sabi ni Jesucristo, ang sino mang umidom sa tubig na ibinibigay ko, wika niya sa Samaritana, ay hindi kailanman mauuhaw. Kaya po sa paulit-ulit na paggamit ni Jesus sa mga halimbawa sa kalikasan, pinatutunayan sa atin na ang lahat ng bagay ipagkakaloob sa atin at siya po ay magpapakilala sa kabutihan ng binigay niyang kalikasan. Kaya sana po maging mapanungkulan tayo at mapagmahal. Kung mahal po natin ang pamilya, ang bawat isa, mamahalin din po natin ang hardin, ang Karmelo sa inyo pong pamayanan. At sa hardin po, nakipag-usap ang Diyos kay Adan at Eva. At sa hardin din po, naroon si Jesucristo at nagdasal. At sa hardin din po, si Jesucristo ay nag-alay ng kanyang buhay. Tagpuin po ninyo ang hardin sa inyo pong pamilya. Tagpuin po ninyo ang hardin sa inyo pong parokya. At gawin po nating hardin ang atin pong ginagalawang kalikasan sa pamamagitan ng atin pong pagmamahalan at paggawa ng katarungan at kabutihang loob sa isa't isa. Muli po ang aking pakikiisa sa inyong pasasalamat sa inyong pong kapistahan. Amen.